Hey guys, ngayong araw na to, ang assignment natin dito sa Honda Wave is yung kanyang carburetor. Makikita nyo, napakarumi niyan. And on the last time na pinaandar natin to, pangitin yung kanyang tunog. Ayaw niya mag-minor ng maayos, tsaka medyo erratic yung idling. So probably marumi to. Siyempre ilang years itong na tenga. So ang gagawin natin, tanggalin muna natin yung cable. Ito. Tapos may dalawang bolt itong carb natin. Tanggalin lang natin yan. Ayan, tapos tanggalin natin yung ano, yung hose galing to sa tank natin. Di-disconnect lang muna natin yan. Ayan. Tanggalin lang muna natin itong dalawang bolt na to ng ating float. So ingatan nyo guys yung gasket. Kung gagamitin nyo pa ulit yung gasket, ingatan nyo lang siya na masira. Dahan-dahanin nyo lang yung pagbaklas. Pero kung may pamalit naman kayo na gasket, kahit masira nyo na yan. Ayan. Tanggalin nyo lang tong pin para matanggal nyo yung float. Ayan. Tapos yung mismong carburetor, ito na ililinisin natin. Tanggalin nyo na rin itong mga needle natin, itong screw para sa ating idle speed. Ayan. So, ito pang isa. Yan, may spring yan, kaya huwag nyo kakalimutan yung spring. Tapos ito, pwede nyo nang hugasan to ng buo, ng gasolina. Itong float, ingatan nyo na huwag madedeform to. Hindi yan pwedeng madeform. Itong filter, pwede nyo hugasan, pwede rin namang hindi. Pero, malinis naman yan. Kasi ito na ihuhugasan natin ngayon. Tapos ito guys yung mga jet, pwede nyo tanggalin para malinisan ang husto. Ayan, tapos yun, dilinisan nyo rin loob na yun. Tapos guys, pinaka-importanting part ng paglilinis ng carburetor, pag nalinis nyo na yung body, kailangan gamitan nyo ng air compressor para mahanginan lahat ng butas na yan. Yan, yan. May mga butas yan sa loob. Ay, may makikita kayong mga butas. Dito may butas din. Meron pa dyan. Tapos itong mga butas na to. Yan. So, kailangan nyo mahanginan lahat yan para magtalsikan yung dumi.
Ngayon, kung ang ginamit nyo naman is carburetor cleaner, hindi nyo na kailangan ng gasolina, bugahan nyo lang ng bugahan lahat yan, pati yung mga butas, okay na rin yon kasi compressed naman yun eh. Pati ito, yung mga butas din yan, kagaya nyan, kailangan nyo rin mapatalsik yung dumi nyan. Okay? Meron naman ako ritong carburetor cleaner. Ayan, pwede ko siyang linisan ulit. Sa pag-assemble, kunin nyo muna yung itong upper part, yung main body ng ating carburetor, tapos kunin nyo yung dalawang jet na tinanggal natin. Yung mga jet din nyo yan mapagpapalit ng lagay. Ayan. May lalagay nyo lang yan sa tamang pwesto. Kaya wala kayong dapat ipag-alala pag tinanggal nyo yan. May babalik nyo pa rin yan sa dati nyo lang pwesto. Yan. Hindi nyo naman na kailangan higpitan ng sobra yan. Tamang higpit lang yung kailangan. Yan. Tapos kunin nyo yung needle tsaka yung float tsaka yung kanyang pin. Ito yung float, ito yung needle, tapos ito yung pin. Pasok nyo muna yung needle. Ayan. Tapos yung needle, ipasok nyo doon sa butas. Kunin nyo ngayon yung pin. Ayan. So, itong float, hindi natin to ginagalaw. Kung ano yan dati, hayaan nyo lang kung paano nyo yung kinalas, ganun nyo rin yan ibabalik. Huwag nyo yung gagalawin. Kasi pag nabago ang level ng float, may chances na mag-overflow yung carb o kaya naman masakal sa gasolina yung carburetor ninyo. Okay. Tapos, kunin nyo ngayon to, yung kanyang lower body. Kunin nyo muna yung gasket pala. Ayan. So, kung may bago kayong gasket, maganda ikabit nyo yung bagong gasket. Ayan. Tapos, ito, hindi nyo to pwede mapagbaliktad. Dalawa lang naman yung butas nyan. Itong isang to, itatapat nyo lang yan dito. Paganyan. Ayan. Tapos, syempre, kunin nyo na ngayon yung dalawang bolt. Ito. Ayan. Actually, mas madali pang maglinis ng carburetor ng wave kaysa doon sa carburetor ng motorcycle ko, Suzuki Raider. Ayan, sikipan nyo lang yan maigi. Ayan. Okay. Tapos, next thing, syempre, kunin nyo to, yung ating cover nitong ating fuel cap. Pero yung filter pala, huwag nyo kakalimutang ibalik yung ating filter. Ayan. Tapos isarado nyo ulit. Ito, kailangan nyo masarado ng husto to kasi pag hindi nyo to nasarado ng husto, maglilik yung gasolina rito. Ayan. Okay. Tapos, last, yung ating needle, yung screw ng ating idle mixture tsaka ng ating idle speed. Tandaan nyo itong flat na head na to sa idle mixture yan. Wait lang. Yung mas maliit na spring dito. Tapos yung flathead, yan, dyan, yan. Tapos ito,
sa ating idle speed. Ayan. Ayan. Kunin nyo rin yung isang bolt. Sikipan nyo muna hanggang kumapit muna yung carb. Tapos mamaya natin gagamitan ng wrench. Okay. Yan, kabila, sigipan din natin. Okay. Tapos, ito, balik na natin yung ating cable. Rienda muna. Tapos na nating ikabit yung mga drive train. Kinabit ko rin muna yung tambucho para hindi maingay. Mamaya sasalina ako ng gasolina para mapaandar ko na. Doon na natin malalaman kung kamusta na to. Paandarin natin yung makina tapos try natin itakbo. Inuna ko muna yung mga magpapaandar sa kanya. Wait lang ha. Sobrang init guys. Kaya pahinga muna sandali. Muna natin damihan. Ayan yan. Kano to? 160? 157. 157. Three liters naman yan. Moment of truth. Ayan natin kung ano mangyayari. Uy, papa-junk shop na ba to? O... Ay, sigurado. Ayan. Labas. Kinabit ko na rin muna yung unang yung freno sa harap. Meron pang patakbo ng walang freno. Pabumulusok tayo eh. Arangkada. Kasi meron lang akong unwanted noise na naririnig sa makina. Try kong painitin muna ito ng painitin hanggang sa makaikot ng gusto yung langit. Tapos papahinggan ko mamaya kung mawawala yung unwanted noise. Pero as of now, umaandar na siya. Try pa natin isa pa.
ipa-thunder na natin siya, guys. Medyo malapit na tayo. Sa fairings, siguro no, mula nung ginawa natin to, since medyo mahal yung mga sirang parts, nakaka 7,000, mahigit na tayo, 7,500 na yata. Kasi yung mga mahal na parts pa yung nawawala, tsaka yung mga sira. Shock absorber, swing arm, dalawang shock absorber para man harap likod. Tapos bumili pa ako na isang set na brake caliper tsaka master. Yun. Tapos ano pa, chain and sprocket pa. So daming ano, yung mga mahal na parts pa yung medyo may sira, kaya tuloy laki agad ng nagastos. Kaya pagdating sa restoration, guys, mai-advise ko, bago kayo magpa-restore, pag-aralan nyo munang maigi kung kaya ba ng budget ang restoration. Kasi minsan ang restoration mas mahal pa kaysa sa bibili ka ng second hand or mga used na motorcycle. Tulad nito, nakaka 7,500 na kami. Sa fairings, ang daming missing. Yung foot brake, hindi ko maikabit yung foot brake nito kasi nawawala na yung shaft nung sa center stand. Eh magkasama yun eh, center stand tsaka yung foot brake. So hindi maikabit. Kapag bumili nun, siguro nasa 800 yata or 900 yung shaft nung stand na yun, pati yung kasama yung center stand. Tapos pagdating sa fairings, nakita ko ang dami pang pingas ng fairings niya. Ewan ko, mabubuo pa yun. Ang pinagpingasan pa naman yung kinakabitan ng mga tornilyo. Okay, so sa fairings medyo mahal-mahal din. Kaya pag magre-restore kayo, guys, ang i-consider nyo, dapat magre-restore kayo kasi may value. Yung value ng motor o yung, ano tawag doon, mami? Value or yung memory. Memory mo no sa motor mo. Pero kung magre-restore ka lang kasi gusto mo lang may magamit, mas practical na bibili ka na lang ng second hand. Mas practical yun. Mga reposes to? Mga reposes, yung mga hatak. Mas practical yun kaysa yung magpapa-restore kayo. Pero gaya na sabi ko, kung may value sa inyo yung motorcycle, may memory, or may sentimental value, gastosan talaga ang restoration. Okay, next video tayo. Try natin kung mabubuo na natin yung fairings. As of now, tumatakbo na yung ating motorcycle. Lights and fairings na lang tayo. Good to go na tayo at mapapakita na natin to kay pinsan.